Magandang araw sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating subject, PF101, Object-Oriented Programming with C#. Ito pong muli si Sir Nevan, ang inyong instructor sa course na ito. Balik tayo sa ating Visual Studio. So, recap muna sa previous example natin. Gumawa tayo ng class employee. Then, nag-declare tayo ng object niya. Which is naging reason kung bakit tayo nakagawa ng new instance ng class. So, sa ating class employee, meron tayong fields, itong public string job title, at saka meron tayong public method. So, kung niraran natin to, yung lalabas yung IT officer 1. Okay? So, mag-create pa tayo ng isa pang class. Class, sabihin natin part-time. Create na rin tayo ng isa pa. Class full-time. So, parang related lang ano sa employee, mayroong part-time at saka full-time. So, sa ngayon mayro tayong tatlong class, maliban sa program, mayro tayong employee, meron tayong part-time at saka full-time. Kasi siyempre si program, isa rin class eh. Pero maliban sa kanya, meron tayong tatlong class. So, ganun din, kung gusto natin mag-create ng object or new instance ng mga class na ito, nitong part-time at saka full-time, parehas na method lang itong ginawa natin dito. Sabihin natin part-time, PT, ito yung object din niya, PT equals new part-time. Ganon din kay full-time. Full-time FT equals new full-time. Okay? So, ngayon, walang part, itong si part-time, walang field or members kagaya ni full-time. So, wala tayong ma-access na members or field galing sa kanilang ano, sa kanilang class. Kasi hindi pa naman tayo nag-declare dito ng members tsaka, o kaya attributes. Pare-paras lang yan, members, attributes, tsaka fields. Kaya minsan na yung ginagamit yung term eh, palit-palit kasi parehas lang naman yan. So, ngayon, pwede tayo mag-create ng maraming object. PT1 equals new part-time, di ba? Pwede. Kahit ilan, pwede natin gawin yan. So, ano kaya kung ganito? Employee PT equals new part-time. Pwede kaya ito? Siyempre hindi. Kasi magkaiba naman si employee at saka si part-time. Kaya talagang mag-e-error ito. Hindi ka pwedeng mag-create ng ganitong instance sa class. Diba? Maliban na lang. So, may rules pala yan. Maliban na lang kung gagamit tayo ng inheritance. So, ayan. Papunta na tayo sa isang topic natin. Yung inheritance naman. Ano ba ibig sabihin ng inheritance? Yung inherit talaga, yung kung ano yung nai-inherit mo o namamana mo sa isa, syempre, nagiging sa'yo rin, na-inherit mo nga eh. Kung ano yung na-inherit mo sa akin, eh, sa'yo na, kasi na-inherit mo na eh, nakuha mo na, yan ang inheritance, diba, na parang manamana. So, itong si part-time, kung mag-inherit tayo sa class employee, kung anong meron siya, eh, magiging sa kanya rin, diba? So ngayon error ito kasi hindi pa naman tayo gumamit ng inheritance. Pero paano ba tayo gumamit ng inheritance? Dito sa C#. Una, yung pinaka-operator nito itong colon. Okay? So pag ginamit natin yung colon, parang sign na 'yan na mag-inherit tayo sa isang class o kaya sa isang interface. So dito mag-inherit tayo sa isang class. Kaninong class tayo mag-inherit? Sa class employee. Ayan. So, nung nag-inherit tayo sa class employee, nawala rin yung error dito
sa ginawa nating new instance na employee PT equals new part-time. So titingnan natin PT, ano ba yung nakikita niya? Ayan, job title din at saka info kung ano mayroon dito si employee. Pero para mas mas maliwanag sa inyo, para hindi kayo malito, gamit tayo kay part-time. Part-time PT equals new part-time. So ano ba yung mga na-access ni part-time ngayon kasi nag-inherit tayo kay employee? PT dot operator info at saka job title. So nakukuha rin niya. O hindi na sa, hindi sa nakukuha niya kasi sa ngayon meron na siyang field at saka member. O field o member. Member o field. So ayan, kung ano meron si employee, meron din si part-time kahit hindi natin dinideclare dito. Okay? So tingnan natin pt.info. So ayan, meron tayong dalawang IT officer 1. Yung isa galing kay employee, yung isa naman galing dito kay part-time. Okay? So si full-time ngayon wala siyang na-access kasi hindi naman siya nag-inherit na kahit kanino. New full-time. FT dot, so wala pa siyang field or members na na-access, di ba? Kasi nga wala pa naman siyang field at hindi siya nag-inherit kahit kanino. Kung sakaling si part-time, lagyan natin ng sarili niyang field. Double. Okay, gamitin natin public double. Dito type yan, ha? Salary. Sabihin natin salary. So, dito sa part-time, ano na yung ma-access niya? So, mayroon na siyang na-access na info at saka job title galing dito sa plus employee. At saka mayroon ding salary, yung field niya mismo, yung sarili niyang member mismo. Do member niya na rin to, pero gumawa tayo ng isa pa niyang member. Pero si full-time, hindi niya ma-access yan. I mean si employee, tingnan natin si employee, hindi niya ma-access itong nandito sa part-time kasi si employee naman hindi siya naka-inherit kay part-time. Si part-time ang naka-inherit kay employee. Yan. So, pagdating kay full-time, kung si full-time naman, i-inherit din natin kay employee. Class full-time. So, yan. Bakit may error kasi nakaran? Kung si full-time, i-inherit din natin kay employee, tingnan natin kung ano yung ma-access ni full-time na fields. So yun nga, so yung na-access niya is yung info rin at saka itong info na method at saka itong job title na field, di ba? Hindi niya ma-access ito kasi hindi naman siya naka-inherit kay employee, ay kay part-time, naka-inherit siya kay employee. So ganun yung nangyayari. Okay? So paano kung teka, tanggalin na lang muna natin ito. So, sa ngayon, paano kung lagyan natin ng method din itong si part-time at saka si full-time? The same method kay employee. Mayroong warning, oh. Kasi nga, parang redundant na ito. Kasi, itong method na ito, na nasa kay employee, parang sa kanila na rin yan kasi na-inherit na nila yan kay employee. Then, nag-declare pa tayo dito. So, nangyari parang naging redundant na. Nagkaroon na ng duplication. So, kung try natin, sabihin natin, mag-concat tayo dito, plus, sabihin natin na employee. Para lang meron tayong ano, parang hiwalay na description, okay? So, i-run natin. Oops, may error kasi tinanggal ko yung console.read key. Hindi naman error.
nawala lang kagad. Okay, try natin. Sa ngayon, mayroong akong IT Officer 1 employee. Ito. Oops, teka. Si full time din. Full time. Dapat hindi ko pala dinilit kanina. Full time FT equals new full time. Then FT.info. So, sa ngayon, yung display niya, itong job title na una, may concatenation na employee. Yung pangalawa, wala. Tsaka yung pangatlo, wala. So, IT officer lang yung nakikita dito. Lagyan nga natin ng dash. Auditin natin. Yan. Pero, kasi nga ito, hindi tama ito eh. Kasi nga, redundant na ito eh. Ang sabi nga dito, use the new keyword if hiding was intended. So, lalagyan natin yan yung new dyan para mawala yung error. Pero hindi yan ang intention ko eh. Tingnan natin sa array. Ano? Ilagay natin sa array ito. Itong gawa tayo ng array employee. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, declare tayo ng create tayo ng array of employee. Object name niya, I mean variable name niya is array employee equals new array, employee array. Ayan. Pero lagyan natin ng size. Ilan ba yung class na kinreate natin? Tatlo. Employee, part-time at saka full-time. So, lagyan natin ng tatlong size dyan. Okay? Gawa tayo ng object ng kanya-kanyang ano class. Okay? So, array employee, yung index 1 niya, or index 0 dyan, yung first element niya, which is yung index 0, ito yan. Ito yung gagamitin natin. Kasi may tatlong element naman tayo dito. So, yung index 0 or yung first element natin is create tayo ng new instance ng employee. Ayan. Yung pangalawang field natin or pangalawang element natin, yung index 1, pangalawang element yan, equals new part-time. Okay. So, yung pangatlo, which is index 2, gawin nating new full-time. Then, mag-loop tayo. Ano? Then, baguhin natin ito dito. Mag-concat din tayo para may sarili siyang description. Dito naman, sabihin natin dito part-time. Dito naman, cut na lang natin to, copy-paste, pero gawin ko itong full-time. Yan. So, pag nirun natin ito, sa ngayon, may warning pa, oh. So, error pa to. So, pag nirun natin ito, kasi wala pang display kasi hindi pa tayo nag-loop kasi nag-create pa lang tayo ng array. So, mag-create muna tayo ng mag-loop tayo at tingnan natin yung laman bawat ano, bawat element dito. I mean bawat object dito. Okay? So, gamit tayo ng for each item, sabihin na lang natin employee yung pinaka-object name. Then, sa array employee na collection. Okay? So, dito tayo maglo-loop. So, itong si employee, kasi ito yung object niya, ma-access niya yung field dito.
yung field natin sa mga class natin, di ba? Yung tingnan natin, employee dot ayan info. Tingnan natin ngayon yung display. So ayan, puro IT officer 1 yung nakikita nasa employee. Ito lang yung na-access. Yung dito hindi actually nag-override, hindi na-access. So dito papasok si polymorphism. Ayan. Papunta na tayo kay polymorphism, ano? Sa isang tutorial natin na marami tayong nagagalaw na example sa learning packet to natin. So kanina inheritance, ngayon naman polymorphism naman. So paano ba natin i-override ito? Para kasi nga magkapareha sila ng method pero magkaiba sila ng value. 'Di ba? Dito si employee, dito part-time tsaka full-time. So gagamit tayo ng override. I-override natin tong mga method na ito. Okay? So ang gagawin natin, tatawagin natin yung keyword na override. Yan. Pero mayroon pa tayong error. Ang sabi dito, cannot override inherited member because it is not marked virtual. So itong ano natin, yung unang method natin kung saan tayo nag-inherit na class, kailangan din natin gawing virtual. Okay? Dito dineclare natin, nag-override tayo. Dito naman i-declare natin tong public virtual. Then mawawala na yung error. So ngayon ini-expect natin, or at least ako ini-expect ko yung lalabas na result pag ni-run ko, pag nag-loop ako. Ito na. Ito at saka ito. Kasi nag-override na eh. Gumamit tayo ng polymorphism dito. So i-run nga natin. So ayan. See? May kanya-kanya na. Ito, sigurado ako galing ito sa class employee. Ito naman galing sa class part-time. Ito naman galing sa class full-time. So nagkaroon ng nag-override tayo dito. Okay? Okay, sa isang tutorial na ito natutunan natin gumamit ng inheritance at saka polymorphism. So yung susunod na example, gawin na lang natin ulit sa susunod na video. Okay, so stay tuned. Huwag kalimutan mag-like sa videos at subscribe na rin sa ating channel. Bye-bye.